Magandang araw mga ka-Ehome Radio at welcome sa isa na namang masaya at makabuluhang kwentuhan. Kasama niyo po ako, my name is Brandy. Isang napaka-espesyal na bisita ang kasama natin ngayong araw. Kung noong isang linggo ang kasama natin ay ang ina ng Ehome Improvement Center, ngayon naman ay itinaguri ang inang guro ng Pilipinas, mapagkalinga hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong bansa. Walang iba kundi si Mrs. Sonia Roco. Magandang araw po, Ma'am Sonia. Magandang araw, Brandy. At magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig ngayong umagang ito. Ma'am, tinagurian, yes po, ngayong araw na ito, tinagurian po kayong inang guro at alam po nating lahat na malaki ang inyong pagpapahalaga sa edukasyon. Sa katunayan, ang inyong pong asawa na si Senator Raul Roco ay naging DepEd Secretary at malaki po ang kanyang naiwan at napagandang legasiya sa Department of Education. Ang aking pong tanong, ano po sa palagay ninyo ang sitwasyon ng education sa Pilipinas sa ngayon, lalo na ngayong may pandemic? Nako, alam na nating lahat na hindi maganda ang sitwasyon ng edukasyon dito sa Pilipinas o kaya sa buong mundo. Masyado tayong apektado ng pandemya na ito. Kung natatandaan nyo, nung Marso, nung tayo ay nilagay sa lockdown, eh graduation time yun eh, di ba? Kaya malungkot sa lahat ng mga graduates na hindi sila makapag-graduate ng masaya. Dahil wala namang makalabas sa bahay, sarado lahat ang eskwela. Kaya mula noon hanggang ngayon, siguro naisip nila na hindi naman kaagad-kaagad mawawala itong COVID na to. Kaya ang ngayon, ang naririnig natin na solusyon na siguro pang samantala ay magbe-blended learning at online learning. Kaya ang mga guro na kahit hindi pa sila handa ay ngayon, ay tine-training ang lahat ng guro sa elementary, high school, sa tertiary, sa CHED, mga ganon. So, talagang hindi po maganda ang sitwasyon. Pero, hindi to dapat na tayo ay mawala ng pag-asa na hindi natin itutuloy ang pag-aaral, di ba? Ang edukasyon kasi ay kahit na walang classroom, ay pwede maituloy. At yun na nga ang sinasabi sa atin ngayon, na huwag tayong mawalan ng loob wag tayo mawalan ng pag-asa na hindi na tayo makakapag-aral. Tamang-tama itong pangsamantalang pagsolusyon sa sitwasyon na to na online learning. At magaling din yan dahil lahat tayo ngayon naka-online, kamukha natin ngayon naka-online, yan tayo nakakapag-connect. So kahit na tayo ay preso sa ating mga kwarto, sa ating mga bahay, nakakapag-connect pa rin tayo at marami pa rin tayong matututunan kahit na tayo ay limitado sa ating paggalaw. Yes, so, ma'am. Huwag mawawalan ng pag-asa at patuloy lang. Tama. Sige, Friday. Yes, ma'am. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa gaya ng inyong nabanggit at patuloy lamang ang pagsusumikap. Kagaya po ng inyong ginawa nung nag-aaral pa lamang kayo. Kayo daw po pala ay inawardan na most outstanding student. Wow! Ma'am, ano po ang inyong masasabi dun sa mga estudyante rin ngayon na gusto ring makamit ang ganyang parangal? Ah, nako. Yung nag-aaral dahil po sa parangal ay hindi mabuting motivation. Kailangan tayo nag-aaral dahil gusto nating matuto at gusto natin na yung ating kaalaman, ay yan ang magpapayaman sa atin. So, hindi tayo nag-aaral dahil gusto natin magkaroon ng Most Outstanding Award. Ako, nag-aral ako, nagsumikap ako, ginawa ko yung aking, binigay ko yung aking lahat ng lakas upang ako ay matuto. At siguro nung sinabit nila ako as kandidato dito sa Outstanding Students, eh ako po ay nanalo ng Most Outstanding Student. 1964 pa yon, napakatagal na. Pero, ayun, naaalala pa rin ni Frandy. Yes, ma'am. Mula sa pagiging kasama outstanding, na... yes, ma'am? Ano? Yes, ma'am. Hindi na po kami magbibilang kung ano man yung 1964 at ngayon. Pero mula sa pagiging outstanding, alam po naming malakas kayo na inyong nabanggit dahil isa rin daw po kayong survivor. 30 years ago, noong 1990, nakaranas po kayo ng hindi malilimutang karanasan at napanood nga po namin kayo kagabi sa CNN. Meron po kayong interview with Miss Pia. Ma'am, ikwento niyo nga po ang inyong karanasan sa Baguio. Oo, alam mo, pangatlong attempt na yon
nung first and second, eh, hindi sana ako makakapunta. So, meron sana akong papupuntahin. Nung pangatlo, namilit ako na akong pupunta. At yun, doon nangyari, July 16, habang kami ay nasa Nevada Hotel, meron kaming seminar on financial management ng funds ng USAID. Dahil yung aming livelihood foundation sa Bicol ay nag-a-apply na maging isang yung pagbibigyan ng tulong ng USAID. So, ang nangyari, nung habang kami ay nagtitraining doon, ay lumindol. Akala ko, yung lindol na yun, doon lang, sabi ko, this is only an earthquake, don't panic. Yun, sandali-sandali lang, dumilim na. Tapos, gumuho na yung building namin, nandun kami sa third floor. Ako naman, pumasok kaagad sa isang mesa, tapos yung mesa ay, ano na, may crack na sa gitna. So, ang una kong naisip na ko, pagka may mangyari pa rito, talagang tusok. Tusok yan sa dibdib ko at patay ako. Kasama ko doon ay isang bata na si Mia na buntis, 2 months. Tapos yung isa biglang namatay. So yun, ang nakahiga ako doon sa kanyang paahan. So tatlo kami doon sa lugar na yon. Kasama ko rin doon ang sister-in-law ni Raul Roco na si Peachy, na kagagaling lang niya sa Cebu, nag-attend ng disaster management. Eh, siyang tinamaan ng disaster kasi hindi siya nagtagal. Unang-una niyang sinabi, nakaluhod siya, naipit ang kanyang paa. So talagang, at saka marami sila doon sa lugar niya. So mga bandang siguro a few hours of the next day, ay wala, sabi niya, hindi na doon siya makahinga. Maya-maya tumahimik na siya. So, no, yung mga panahon na yon ng kadiliman, dahil pag binuksan mo yung mata mo at saka isinara mo yung mata mo, puro dilim lang ang makikita mo. At hindi lang yon, hindi talaga tumigil ang aftershocks. Walang tigil ang aftershocks. Pababa, pa, umiingit sa tabi at saka no, it never stopped. Kaya medyo wala ka nang magagawa kundi talaga tumawag sa Diyos at magdasal. Kaya noon ko din na naisip na kung sakaling mawala ako, kasi near-death experience na rin yon, ay bahala ka na sa aking mga minamahal sa buhay, alagaan mo lang sila, ganon. Eh, hindi, na binigyan niya ako ng pangalawang buhay. So, yung mga nakausap ko kagabi sa CNN, yung si Mike Samson, ano pa siya noon, kadete pa siya, ngayon colonel na, after 30 years. Siya yung nagbibigay sa amin ng lakas na loob na meron tulong na darating. Dahil meron kami nakakausap na galing sa labas na nagbibigay sa amin ng pag-asa na matutulungan kami at may pag-asa kaming lumabas ng buhay. So ako, ito na ngayon aking second birthday, July 18, 3 o'clock in the morning. Ayun, yung mga kadete at saka yung mga tumutulong, gumawa sila ng butas sa may bandang paahan namin at doon sinabi nila sa akin, sige, tumalong ka na, una mo yung ulo mo. So, para akong na-reborn. At doon, sinalon nila 3 floors na tumalon ako. Hindi naman tulang, una yung ulo ko at sinalon nila ako. At yon ang aking pangalawang birthday, July 18, 1990. Kaya 30 years old na rin ako ngayon. Kahanga-hanga po ang inyong tatagman. Kaya naman po mula sa Ehome Radio, narinig ko dalawang inyong birthday na sineselebrate. Gusto po namin kayong batiin ng dalawang happy birthday. Happy birthday and happy birthday, Ma'am Sonia Roco. At talaga naman po ikinararangal namin na kasama namin kayo ngayong umagang ito. Thank you, thank you. Ma'am, alam po nating lahat na kayo po ay malaking pagpapahalaga sa edukasyon, sa environment na inyo ring palaging nababanggit. Pero ang isa pa na alam namin ay mahal na mahal ninyo ang sining at kultura. Sa katunayan, kayo po pala ni Senator Raul Roco ang producer ng Tinimbang Hangunit Kulang. Marami na rin po kayong naiproduce, naidirect at nagampanan ng mga theater play. At ang pinaang recent nga po ay itong Halo-Halo Tayo. Ma'am, kwentuhan nyo nga po kami about Halo-Halo Tayo. Ibang theater play itong Halo-Halo dahil ito ay parang community play na sinulat namin na namin as a group, no, yung grupo namin na kumuha ng Carl Jung certificate course. So base sa kanilang mga kwento
ay at saka base sa framework ng isang booklet dito ni Dr. Rose Yanko, doon namin isinulat base doon ang mga kwento na lumabas dito sa dula na ito na may musika. So ito ay tungkol sa mga gifts of the Filipino psyche na nagsasabi ang Filipino ay isang navigator, wanderer, parang manlalakbay. Tsaka maraming kwento tungkol dyan, lalo yung mga overseas workers natin. Ang Filipino ay isang mandirigma, no? Warrior, protector. Ang Filipino ay artist, manlilikha. Ang Filipino ay healer, manlulunas. Ang Filipino ay babaylan. Meron tayong sariling ugat sa mga babaylan na priests and priestesses of before na connected to the higher spirits and to the earth. So, ito, ang play nito ay nagtapos sa isang finale number na yan ang Filipino, yung ginagamit yung tagline ngayon, mm-hmm. na sinulat at kinompose ni Lorenzo, Frankly Garcia Lorenzo. Pero ang tawag namin sa kanya, Lorenzo. So, yan ang naging ano, 2 years namin ginawa yan at ipinalabas namin ng June 12, 2018 bilang isang ano namin, celebration for Independence Day as a gift to the Filipino people. So kaya, dyan napasali nga si Edlyn. At kahit hindi siya talaga stage actress, at marami sa kanila hindi, lumabas naman na they came out to be very authentic characters playing the roles of the archetypes na yung minentioned ko kanina. Yes, ma'am. Talaga pong napakagandang mensahe na ang inyong halo-halo tayo. Ang Pilipino ay mandirigma, manlilikha, at napakarami pang iba. Yan ang Pilipino. Kagaya po ng tagline natin dito sa Ehome Radio, yan ang Pilipino. Ma'am, speaking of that, kung meron pa po kayong pangarap para sa Pilipino at para sa ating bansang Pilipinas, ano po ito? Ang unang-unang pangarap ko po dyan ay pareho kaming pangarap ni Raul Roco. Kaya siguro kami ay magaling na team noong siya ay nasa political life, noong kanyang political life. Dahil simple lang yung kanyang vision for the Philippines that we will become a creative and self-reliant nation united under God. Simple lang na tayo ay maging creative. Ibig sabihin malikhain, di ba? Malikhain at reliant. Yung reliance, yun ang natututunan natin sa ating edukasyon. Na tayo ay matututong ay tayo ay magtatagumpay. So, ang aking pangarap pa sa Pilipinas ay yung tayo ay magkaisa. Kahit na tayo ay halo-halo, iba-iba ang ating pinanggagalingan, iba-iba minsan ang ating mga dialekto, ang mga, ating mga lingwahe, ay tayo ay magkakaisa bilang Pilipino. Magkaisa tayo bilang Pilipino. At ma'am, magkaisa po tayo sa pagsasabi ng Ehome Radio, yan ang Pilipino bilang panghuli. At okay. Pero bago po natin gawin yan, imbitahin niyo po ang lahat ng nakikinig at nanonood sa Ehome Radio. Lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood sa amin, kayo po ay inaanyayahan namin na makinig dito sa Ehome Radio. At sabay-sabay kami ni Frandy. Sabay po tayo. Ehome Radio. Yan ang Pilipino. Maraming salamat po, Mrs. Sonia Roco, at magandang araw po sa inyo. Sana po ay magkita tayo ng personal. Maraming salamat din at magandang araw sa inyong lahat.